Ilang hakbang na lamang ay tuluyan ng tataasan ang chalk allowance ng mga guro. With 22 affirmative votes, 0 negative votes, and abstentions, Senate Bill number 1964 is approved on third reading. Congratulations to the sponsor, Senator Revilla, and author. Ito ay matapos lusot na sa Senado araw ng Lunes sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill number 1964 o ang Kabalikat ng Pagtuturo Act. Ito ang panukalang batas na iniakda at inisponsor mismo ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. na may layuning unti-unting taasan ang allowance ng public school teachers. Sa ginanap na sesyon sa Senado, lahat ng senador ay bumoto pabor sa nasabing panukala na mas kilala sa tawag na chalk allowance. Sa ilalim ng Senate Bill number 1964, ang teaching allowance ay unti-unting tataas mula sa kasalukuyang 5,000 pesos na maging 7,500 pesos para sa school year 2023 hanggang 2024 at 10,000 piso naman para sa school year 2024 hanggang 2025. Batay sa General Appropriations Act, ang kasalukuyang alokasyon sa chalk allowance are 4.8 bilyong piso. Ani Revilla, kailangan lamang umanong maglaan ang pamahalaan ng karagdagang 2 bilyong piso kapag ang halaga ay umabot na sa 7,500 at 4.5 bilyon pesos naman kapag umabot na sa 10,000 piso sa taong 2025. Sa sponsorship ni Revilla noong nakarang linggo, ay sinabi nitong naobliga ang mga teacher na maglabas ng sarili nilang pera para makabili ng mga materyales at iba pang supplies na ginagamit nila sa pagtuturo. Dahil dito ay hindi na sapat ang tinatanggap nilang 5,000 piso kada taon o 24 pesos kada araw. Bilang chairperson ng Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation ay sinabi ni Revilla na ang kasalukuyang cash allowance ay kabilang na ang 500 pisong alokasyon para sa medical examination na kung ibabawas pa umano ang gasto sa teaching materials ay bababa pa sa 22 pesos kada araw. Ang isang kahon ng chalk ay 68 pesos, rim ng bond paper na nasa 120 pesos at internet load na pangunahing kailangan sa pagtuturo lalo na noong kasagsagan ng pandemya. It has been said that theirs is a thankless profession. Maraming sakripisyo para sa maliit na sahod. Pagod na at kadalasan ay abonado pa. At ito nga pong pagsasapatas ng teaching allowance ay isang seguridad sa kanila upang hindi pa nilang higit pa nilang magampanan ang kanilang mga responsibilidad nang hindi naman na isasantabi ang sariling pangangailangan. Kaugnay nito ay nananawagan din sa Revilla sa House of Representatives na ikonsidera ang pagpasa sa naturang panukala upang matulungan ang mga pampublikong guro. Nakapaloob rin sa naturang panukala ang automatic adjustment kada 3 taon. Ito ay upang umakma sa gastusin sa teaching supplies ng mga guro. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.